sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ang masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, tayo na masama-sama. Kids, National Science and Technology Week, ah. May activity ba sa school nyo? Inaabangan ko nga din po yan, Kuya Eric. Yung mga representative po kasi ng school namin, may chance na pumunta sa office ng Department of Science and Technology. Ah, oo nga pala, nabalitaan ko rin na magbubuka sila sa publiko para sa NSTW. Sana nga po makasama din tayo. Kasi sigurado po ako na interesting yung mga makikita po natin doon. Pwede naman, MJ. Kasi may mga open exhibits naman sa ilang science high schools. Sa Pag-asa, sa Feebox, at sa lahat ng science communities. Pati na rin sa mga malls. Yay! Eh, ano-ano naman po ang mga exhibits na makikita namin doon? Marami, JR. Kung hindi ako nagkakamali, nandyan yung tungkol sa disaster preparedness, nandyan yung weather and education, pati na rin yung tungkol sa health and nutrition. Mukhang magiging interesting nga po. Loobin po sana, makapunta po tayo dun. Oo naman. Gusto ko rin kasi magpunta ron eh. Kasi isa rin sa paborito kong subject ay ang science and technology nung nag-aaral pa ako. Isama niyo po kami, Kuya Eric! Oo naman, Alicia. Alam niyo, bukod sa nabanggit ko kanina, marami pa silang naihandang activities. Kaya naman, malaking event ito ng National Science and Technology Week. At talagang pinaghahandaan nila ito taon-taon. At ito ay para sa lahat, lalo na sa inyong mga bata. Ang dami nga pong activities, kaso hindi naman po ako interesado sa science, kaya di po ako gaano excited. Ganun ba, Lexter? Nako, mas dapat kang magpunta sa mga activity nila para makita mo ang lawak at ganda ng siyensya. Lalo na at ito ay matagal nang natuklasan sa Biblia, kaya pinag-aaralan ngayon ng science. At ito ang isang halimbawa, basahin natin, ang nakasulat sa aklat ng Hob 26:7. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. O diba, yung mga pinag-aralan natin tungkol sa science, yung tungkol dito, na ang mga planeta ay nakabitin lang sa galaxy at walang anumang pinapatungan. Opo, Kuya Eric. Nakasulat na po ito sa Biblia bago pa man tuklasan ng tao. Very interesting nga po. At yan ang ating verse of the day.
Sa araw na ito, pag-aralan natin ang pag-asagawa ng National Science and Technology Week at ang kahalagahan nito sa atin, lalo na sa inyong mga bata. Yan ay sa pagbabalik na ang KNC Show! Sid Kapong reporting news from around the world. The Department of Science and Technology, or DOST, will celebrate the annual National Science and Technology Week with the Philippine Council for Health Research and Development leading the Metro Manila Health Science Community. NSTW will give recognition to outstanding accomplishments and personalities in science and technology. For this year, PCHRD partnered with the DOST Food and Nutrition Research Institute, or FNRI, and the Metro Manila Health Research and Development Consortium to form the MMHSC and showcase DOST's latest projects and technologies on health and nutrition. With the theme Kalusugan ni Juan at Juana, Kalusugan ng Bayan, the MMHSC hopes to inspire government and private sectors in supporting and creating similar initiatives in improving the national economy and lives of the citizens. Dr. Jaime Montoya, PCHRD Executive Director, said that they have gathered the participation of some universities in Metro Manila to conduct activities presenting current issues and concerns on health in the country. Until next time, I'm Sid Kapulang reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Sa mga pag-aaral natin, marami na tayong natutuhan tungkol sa mga kulay, tulad ng kaibahan ng bawat kulay at mga katangian ng mga ito. At para madagdagan pa ang ating kaalaman sa mga kulay, alamin naman natin ang hue, tint, shade, at tone. Pamilyar ba kayo sa mga nabanggit ko? Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? At paano makakatulong sa pag-uwit at pagpipinta natin? Yan at iba pang mga katulad nito ang pag-aaralan natin. Kaya umpisa na natin ang ating pag-aaral. Ang kulay ay isang parte ng sining kung saan lagi tayo nag-enjoy sa paggamit nito. Pero maraming bagay ang nakapaloob sa mga kulay katulad ng mga terminology na ginagamit dito at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Alamin natin ang ilan sa mga madalas nating marinig na terminologies tungkol sa kulay. Hue. Ito ay binubuo ng dalawang pinaghalong pure colors. Halimbawa ay red at yellow na ang kalalabasan ay orange. Ito ay tumutukoy sa isang tiyak na kulay. Tint. Karaniwan natin itong naririnig na ginagamit sa mga bintana ng sasakyan. Ang ibig sabihin nito ay pagpapalit ng transparency ng mga bintana ng sasakyan. Pero pagdating naman sa kulay, anumang orihinal na kulay na hinahalo ng kulay puti na ang kalalabasan ay mas light na kulay ay tinatawag na tint. Ang ibig sabihin nito ay malapit ito sa kulay puti. Halimbawa, kapag pinaghalo ang white at red, ang kalalabasan ng kulay na ito ay pink. Shade. Kung ang tint ay ginagamitan ng white color, ang shade naman ay nalilikha sa pamamagitan ng paghahalo ng black color sa isang original o pure color, kaya mas nagiging darker ang kalalabasan nito. Halimbawa naman ito ay kapag hinalo ang black sa isang pure blue color, navy blue naman ang kalalabasan nito. Tone. Ang tone naman ay resulta ng pinaghalong pure color at grayscale. Ang mga pinag-aralan natin ngayon ay may malaking dagdag kaalaman sa pag-uwit at pagpipinta natin. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa mga terminologies ng mga kulay. Kaya muli tayo magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pag-uwit dahil tayo mga batang artistic.
Magandang araw mga bata! Pagkatapos nating malaman ang objectives, effects, at ang nagagawa ng NSTW sa ating lahat, alamin naman natin ang celebration ng NSTW at ang mga activities na nakapaloob dito. Tara! Excited na akong malaman! Paano po ba sineselebrate ang National Science and Technology Week? Ang National Science and Technology Week, or NSTW, ito ay isang event ng Department of Science and Technology. Every year, gumagawa sila ng exhibits and mga booths. So dun sa mga exhibits na to, pinapakita nila yung mga projects nung huling taon ng Department of Science and Technology and yung mga different equipment and mga outputs ng mga projects nila. Pwede mong makita dun yung outputs ng Project NOAA, yung mga mapa namin. Or yung mga iba-iba pang mga tools and yung mga sensing equipment na nasa iba't ibang lugar sa bansa. So yun, iba-iba, maraming mga projects ang Department of Science and Technology. Merong mga NSTW exhibits all over the Philippines. Pinapakita nila kung anong ginagawa ng mga regional and national offices ng DOST, pati na rin yung mga projects ng Department of Science and Technology. Ano po ba ang mga activities na inihanda niyo po para sa aming mga bata? Pwede kayong pumunta sa mga booths ng NSTW, pwede nyo rin tanungin yung mga scientists and researchers kung anong ginagawa nila and kung paano sa mga katulong sa Pilipinas, lalo na sa mga bata. Ano po ba yung importance ng National Science and Technology Week sa lahat? Ang NSTW kasi pinapakita sa lahat kung ano na ang ginagawa ng gobyerno ngayon in terms of science and technology, and para mapakita din sa lahat kung anong pwede nyo pang gawin for science and technology. Kasi kahit na meron ng mga solusyon sa mga problema, meron pa rin namang mga bagay na hindi pa nabibigyan ng solusyon yung mga tanong natin. So, kagaya nyo, mga bata, baka isang araw gusto kong maging geologist or gusto kong maging physicist. Baka gusto kong tumulong sa ganitong project kapag laki ko. Para sa ganun, at least, meron din kayong idea kung anong gusto nyong gawin in the future. Kids! Ngayong alam na natin ang mga activity ng NSTW, papahuli ba tayo? Ilan lang yan sa mga activity na makakatulong sa ating mga bata. Kaya kung ako sa inyo, sasali ako sa mga activity na yan. Hanggang dito muna ang ating pag-aaral. Samahan niyo ulit ako bukas kung loloobin ng Diyos. Dito lang sa Ben C. Bibo! Punta tayo sa mga activities ng NST Week, no? Oo nga! Interesting at siguradong marami tayong matututunan dito. Kung loloobin ng Diyos, punta natin ito. Sige, sasama na rin ako para makita ko ang kahalagahan ng siyensya sa atin. Oo, Lexer. Mas mabuti nga kung ma-experience natin ito eh. Pero kung di man kayo makapunta sa mga activity nila, dapat eh makibahagi at umalam tayo ng mga programa nila. Okay? Okay! Sige, Bible story naman tayo. Natunghayan natin ang tungkol kay Haring Josias na anak ni Haring Amon na hari sa Huda. Hindi po ginaya ni Josias ang masasamang gawain ng kanyang tatay na si Haring Amon. Sa halip ay ang matuwid na paggawa ng kanyang ninuno na si Haring David. Tama kayo, at pagkalipas nga ng mga bagay na iyon, heto naman ang nangyari pagkatapos na basahin kay Haring Josias ang aklat ng kautusan na nakita o nasumpungan sa bahay ng Panginoon. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Hari, 22-20. At isinaysay ni Safan na kalihim sa hari na sinasabi, si Hilshas na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat. At binasa ni Safan sa harap ng hari. At nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan, na kanyang hinapak ang kanyang suot. At ang hari ay nag-utos kay Hilshas na saserdote at kay Ahikam na anak ni Safan, at kay Akbor na anak ni Mikayah, at kay Safan na kalihim, at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, "Kayo'y magsihaon. Isang guni ninyo sa Panginoon ako, at ang bayan, at ang buong Huda, tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan. Sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nabugso sa atin.
sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat na ito. Nagawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Sa gayoy, si Hilchas na saserdote at si Ahikam at si Akbor at si Safan at si Asaya ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa na asawa ni Salum na anak ni Tikva na anak ni Araas na katiwala sa mga kasuotan. Siya ngay tumatahan sa Jerusalem sa ikalawang bahagi at sila'y nakipagsanggunian sa kanya. At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ang Israel. Saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito, sa makatwid bagay, sa lahat na salita ng aklat na nabasa ng hari sa Huda, sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos upang ipamunggahi nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon. Nang iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa at hinapak mo ang iyong kasuotan at umiyak sa harap ko, ay dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, ipipisan kita sa iyong mga magulang at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat na kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At sila'y nagbalik ng salita sa hari. Nagpakababa po pala si Haring Hoseas sa paningin ng Panginoon pagkatapos na marinig niya at malaman ang nakapaloob sa aklat ng kautusan. Nakasumpong po siya ng biyaya sa paningin ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Ganoon nga ang kabutihang ginawa ng Panginoon kay Haring Hoseas. God willing, abangan niya kaming muli dahil marami pa kaming kwento na ibabahagi para sa inyo. Maraming nakandang activities ang DOST para sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week. Mahalagang makiisa tayo dito dahil siguradong marami tayong matututuhan. At kung makita man natin ang mga makabagong imbensyon ng mga tao sa activity ng DOST, isang bagay ang dapat nating tandaan na ito ay gawa ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Mahilig ba kayo sa music? Abangan nyo sa susunod ang pag-aaral natin tungkol sa Linggo ng Musikang Pilipino. Huwag kayong liliban sa panonood ng KNC Show! Tagulan na naman, parang kailan lang. Tagaraw ay lumipas na bakasyon na tayo sa'yo.
Hanggang dito mga bata, bukas Get Willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show KNC will teach us while we grow. While we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag.